Narito ang 19 na kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Pero bago tayo magpatuloy ay paki-like ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Jacob stretched his arms pagkagising niya kinaumagahan. He was still sleepy. Dahil na rin sa late na siyang umuwi, but he needed to get up at may pasok siya and meeting with Dave and a new investors that morning. Groggily he sat up. Inalis niya ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Naghihikab niyang ibinaba ang kanyang paa at pagtayo niya at paghakbang ay napatid ang kanyang paa sa tela na nasa sahig and he fell down on the wooden parquet. What the fuck? Ang sigaw ni Jacob. Pagbagsak niya sa sahig, agad siyang tumayo by pushing his arms up, pero hahakbang pa lang siya ay di pa naaalis ang pagkakalusot at pagkakabuhol ng tela sa kanyang mga binti at muli na naman siyang tumumba. And because he wanted to hold on to something, he tried to reach the cabinet, but still he fell. At nahawi niya ang lahat ng nakapatong sa ibabaw ng kanyang cabinet, gaya ng kanyang toilet rest, at dinig na dinig ang muling malakas na pagbagsak ng katawan nito, kasunod ng mga toilet rest na nagkalat sa sahig. What the hell? Jacob yelled at the stumble again for the second time around. Sa pagkakataon na iyon, ay hindi na muna siya tumayo. Bumangon siya sa pagkakadapa at naupo muna sa sahig, na noon lang niya napansin na punong-puno na nagkalat na damit. Nakakunot ang kanyang noo habang tinitingnan ang mga damit at sa kaniya napansin na nagsama na ang madumi at malinis niyang damit. Paanong napunta ang mga ito sa sahig? Ang tanong niya sa sarili. Then he told Royal, ang galit na sigaw ng isipan niya. Tumayo siya muli at nang may sumabit ulit na tela, and this time his underwear, sa kanyang paa, ay pilit niyang inalis ito by shaking his feet. He shook his feet a couple of times, pero di agad na alis at inabot niya ang paa para hilahin ang kanyang brief sa paa. At sa galit at inis niya, ay sinipan niya ang mga damit, pero tumama ang kanyang daliri sa paanan ng kama. Ouch! Fuck! Ang malakas na sigaw ni Jacob. Sa kahinawakan ang masakit niyang hinlalaki sa paa at napangwi siya sa nakakapanlambot na sakit na nadama ng buo niyang katawan. Royal was sipping her coffee while looking at her note para sa kanyang schedule and errands for that day. She has a coffee date with his dad later. Pagkatapos ng kanyang trabaho, she was in the middle of writing down some notes nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Jacob. Napatingala siya mula sa pagkakayuko niya habang nagsusulat at natuon ang kanyang mga mata sa direksyon ng kwarto ni Jacob. Hindi na siya nagulat sa sigaw nito dahil sa hinihintay niya kanina pa ang sigaw ni Jacob. Maaga siyang nagising dahil kailangan niyang bumangon ng specific na oras. Iyon kasi ang tried and tested na niyang oras na alam niyang tulog na ang mga tao. Kasarapan ng tulog ikangan ng ilan. And she did it several times with her friends Giselle before, noong nasa convent pa sila. They snow up 3 in the morning para magkwentuhan at magpunta sa labas at para hintayin ang pagsikat ng araw. At sinadya niyang gumising ng ganong oras para maisakatuparan niya ang kanyang plano. And it looks like that her efforts were worth it. Hearing him yell and curse was music to her ears at hindi niya mapigilan ang isang malapad na ngiti na gumuhit sa kanyang mga labi. Yeah, he did throw rock on her and she did throw bread in him and return lots of bread. Mabilis niyang itinago ang kanyang ngiti nang paika-ika na lumabas ng kwarto nito si Jacob. Bit-bit nito ang isang boxer shorts nito sa isang kamay. His eyes were like still because of eager, but she is still calm and collected. Ano pa at naging anak siya ng general. What the hell is this? Ang pasigaw na galit na tanong ni Jacob sa kanya, with his eyes glaring at her. Marahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tiningnan niya ito. With a frown on her head,
Then she eyed the cotton garments in his hand and lifted an eyebrow. Ah, your underwear. Ang patay mali siya at patanong niyang sagot kay Jacob. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang tawa na kanina pa gustong kumawala sa kanyang mga labi. I know what the hell it is. So bakit mo pa ako tinatanong? Ang tanong niya kay Jacob and she tried to sound irritated. Ang ibig kong sabihin, anong ginagawa ng mga ito sa sahig? Bakit nakakalat sa sahig ng kwarto ko? Ang galit na tanong nito sa kanya. Oh, hindi ba sinabi mo na sa akin, hindi mo naman gusto na damputin ko ang mga nakakalat mong damit at gamit? And hindi mo rin sinabi sa akin, nalabhan ko ang mga damit mo, at ako lang nagpresenta na gawin ang mga iyon sa iyo. Ang kalmadong sagot nito kay Jacob. So ibinalik ko ang lahat ng madumi mong damit sa sahig, kasama na rin ang mga bago kong laban na damit, at hintayin mo ang tagalinis mo na gumawa niyan sa iyo. Ang sagot ni Royal. Anong isusuot ko ngayon? May meeting ako. Ang galit na sagot ni Jacob. Not my problem. Ang gusto mo, tawagan mo yung tagalinis mo. Sagot ni Royal. Saka siya tumayo para hugasan ang coffee mug na ginamit niya at inilagay niya sa dish drainer. Jacob glared at her back. Kung nakakamatay nga lang ang mga tingin niya, ay kanina pa bumagsak sa sahig si Royal. He didn't expect na gagawin ito sa kanya ni Royal. He always thought that dahil sa laki nga ito sa kumbento ay napakabait nito at nakita niya kung gaano ito kapasensyoso sa kanya. Now he knew na anak nga ito ng lunatic general. Galit na naglakad si Jacob papunta ng kusina. Binuksan niya ang ref at nakita niya ang karton ng fresh milk na may pangalan ni Royal. He has done it many times already. Ang inumin ang gatas nito straight from the carton. Din iiwan niya ang carton na walang takip sa ibabaw ng kitchen counter. At dahil sa ginawa nito sa kanya ngayon, ay aasarin niya pa ito ng husto. Hinintay pa niya na humarap sa kanya si Royal bago nito tinungga ang gatas sa carton para makita ni Royal ang ginawa niya. Pagharap ni Royal kay Jacob, ay natigilan siya na makita si Jacob na binuksan ang carton ng gatas na may pangalan niya. Saka iyon ininom ni Jacob diretso sa carton. And he even smirked at her first bago nito idinikit ang carton sa kanyang bibig. The nerve of that man. Pero hindi nakitaan ang galit si Royal at tiningnan lang niya si Jacob na inumin ang gatas mula sa carton. At maya-maya pa ay nakita niya ng laki ang mga mata ni Jacob at patakbo at paika-ika itong lumapit sa lababo para idura ang gatas na nasa kanyang bibig. Halos isuka ni Jacob ang laman ng kanyang bibig. Pinuksan niya ang gripo at mabilis siyang nagmumog ng tubig sa bibig. Ilang beses pa itong nagmumog, saka ito kumuha ng kitchen towel na nasa kitchen counter para punasan ang bibig nito. Royal waited for him to yell and glare at her habang nakatayo pa rin siya sa tabi ng kitchen counter. Are you okay? Ang malumanay na tanong niya rito habang nakataas ang dalawang kilay niya kay Jacob na namumula na sa galit. Gusto mo bang akong lasunin? Ang galit na tanong ni Jacob sa kanya. Lasunin? Bakit mo naman nasabi iyan? At saka, FYI, kanino bang pangalan nakasulat sa karton? Ang patanong na sagot ni Royal at naghalikip-kip pa siya ng mga braso. Hindi sumagot si Jacob at tumikom lang ang bibig nito. Bakit ko naman lalagyan ng lason ang sarili kong inumin? May umiinom ba niyan kahapon at iniwan na lang sa ibabaw ng kitchen counter? Baka panis na ang nainom mo, ang nakangising sagot ni Royal. Alam ni Royal na hindi pa panis ang gatas, although alam niyang bawas na nga ang laman nito dahil naabutan na naman niya na nakalabas ito sa kitchen counter na walang takip. Kaya naisipan niyang lagyan ng suka ang gatas para magkordel ang laman nito at magmistulang na panis. Sa kanya ibinalik muli sa ref, ewan niya lang kung hindi pa madala ang lalaking ito. Ang sabi niya sa sarili, nang maisip niya at maisagawa ang plano kagabi. So bye, good luck sa meeting mo, ang sabi ni Royal kay Jacob, bago niya dinampot ang kanyang bag at muli siyang tumalikod para harapin ito. And Jacob, huwag mong subukan na pakialaman ang gamit ko, dahil sinasabi ko sa iyo, may mapapala ka talaga, ang banta niya kay Jacob. She pushed her eyeglasses on her nose
and smiled sweetly at him. Saka siya muling tumalikod para maglakad papalabas. Alam niyang nagpupuya sa galit si Jacob at kinakabahan man ay hindi niya mapigilang umiti nang makita ang reaksyon sa mukha nito. Alam niyang nakasunod lang ang tingin nito sa kanya hanggang sa makalabas siya ng pintuan. Days passed at hindi na inulit pa ni Jacob ang pagkakalat ng damit nito. Although hindi niya alam kung nakakalat lang ang mga iyon sa kwarto dahil sa hindi na rin siya pumapasok sa silid nito. Inilabas na rin niya ang kanyang luggage at ipinwesto niya ito malapit sa banyo sa kusina. May mangilan-ngilan man na gamit na nakaligtaan ito at pinalalagpas na lang ni Royal. Kinukuha na lang niya ito at itinatabi sa upuan. May tagalinis at tagalaban na rin na nagpupunta twice a week. Although siya ang naglalaban ng mga damit niya, naging mas magaan naman iyon sa kanya dahil hindi na niya kailangan na maglinis. Lalo na at masyado siyang busy dahil halos 3 kliyente ang inaasikaso niya sa isang araw. At never na rin niyang nakita na ginalaw o iniwan ni Jacob ang carton of milk niya. She even doubt na iniinom pa yun ni Jacob. It looked like her effort did paid off. But still, ang pagpunta nito sa bar ay hindi pa rin nahinto. He still keep on going and went back home late. Pero hindi na ito alintanan ni Royal. What she did is she make up sa mga taon na naging loner siya and aloof sa mga katrabaho and former classmate. Nakapag niyayaya siya na mag-meet up to bond and have coffee, ay tinatanggihan niya. She extended her group of friends and started chatting with them. She even had the opportunity to contact her friends Giselle at nangako sila sa isa't isa na magkikita sila kapag hindi na siya abala. Everything in her life right now is going smooth and going for the better. At ang lahat naman ay kabaliktaran ng kay Jacob. Yes, he was pissed nang gawin sa kanya ni Royal at ang pagbantaan pa siya nito. But still, hindi niya napigilan ang paghanga nito sa asawa dahil sa ipinakita nitong fetish niya sa kanya at mas lalo siyang humanga rito. At ang ibig sabihin ay nakapuntos na naman ito sa puso niya na ayaw niyang mangyari. And to make matters worse, ay hinahanap-hanap na niya ang pagtawag nito sa kanya sa gabi. He was always waiting for his phone to vibrate para sa tawag ni Royal. Pero hindi na nito ginawa pang tawagan siya. And he know that it was his fault. Kahit sa bahay ay hindi na siya kinikibo nito. Namiss na niya ang pag-uusap nila ni Royal noon. Marahan na napabuntong hininga si Jacob. Bakit ba ang lahat ng ginagawa niya ay bumabalik sa kanya? And is love in his face? Ang tanong niya sa sarili. Habang hawak ang phone at kasalukuyan silang nasa loob ng barkada niya sa bar. Sabado noon at walang pasok, kaya maaga siyang umalis para makipagkita sa mga kaibigan. Nag-bowling muna sila, target shooting, bago sila dumiretso sa bar kinahapunan para uminom. Ano bang meron sa phone mo at kanina mo pa tinitingnan? Ang tanong sa kanya ni Edward. Wala. Akala ko kasi may tumatawag sa akin. Ang pagsisinungaling ni Jacob, sabay balik ng kanyang phone sa pantalon. Kumusta naman pala ang operation mo? Ang tanong ni Edward sa kanya na ang tinutukoy ay ang napag-usapan nila patungkol kay Royal. Umiling si Jacob. Mahaba ang pasensya niya. Lahat ng ginagawa ko at pang-aasar, pero baliwala ang pagsisinungaling niya. Hindi niya magawang aminin na tinigilan niya ang pang-iinis dito dahil sa nag-backfire sa kanya ang lahat ng kanyang ginawa. Grabe naman ang haba ng pisi ng pasensya ni Royal kung gayon. Ang nakakunot na noo na tanong sa kanya ni Edward at nagkibit balikat lang siya. Ilang minuto pa ang nakalipas nang ibalik niya ang phone sa kanyang bulsa nang muli na naman niya itong dukutin. He check on it at wala siyang natanggap na tawag o text man lang mula kay Royal. Nasa bahay siguro ito maghapon, ang sabi ni Jacob sa sarili. He wanted to make up to her. He felt sorry for her dahil sa wala nga itong group of friends ay nagmumukmuk lang ito sa bahay. He should ask her out. Hindi pa naman ganun ka-late. He'll ask her for dinner. He immediately dialed her number at hinintay niyang sagutin iyon ni Royal. Pero nakasampung tawag na siya
ay wala pa ring Royal na sumasagot sa kanya. He started to get worried, baka kung ano na ang nangyari kay Royal sa bahay. He said worriedly to himself at bigla siyang kinabahan. He was about to dial again nang mapaling ang mga mata niya sa mga bagong dating na guest ng bar. Nanlaki ang kanyang mga mata at muntik nang mahulog ang kanyang phone sa nakita. It was Destin and Royal, and she looked so goddamn gorgeous. Literal na nanlaki at halos lumawa ang kanyang mga mata at hindi niya namalayan na napanganga rin siya kung hindi lang isinera ni Edward ang kanyang bibig by tipping his chin. He could have salivated. Boss, anyari sa'yo? Ang nagtatakang tanong nito sa kanya at sinundan nito ng tingin ang mga mata niya. Napako ang mga mata ni Jacob sa dalawa pero mas natuon ang mga mata niya kay Royal na nakasuot ng isang color block blousey off shoulder top at fitted skirt na hanggang sa gitna ng mga hita at bago pa umabot sa mga tuhod nito. Kaya litaw na litaw ang haba ng malarosas nitong legs. Bahagyan nitong pinaghiwalay ang buhok on the other side and styled it in a loose knot. She didn't wear so much makeup, but her red lips definitely shout sexy. At mas lalo pang tumangkad ito dahil sa strappy black high heel sandals nito. And her eyeglasses didn't ruin her looks, but it added to her appeal. Then his eyes went down to her lower back and to her sexy tush. Yep, he's salivating all right. Pinagmasdan niya kung paano tinulungan ni Destin sa Royal na makaupo and he saw Destin's hands on her waist. Boss, hindi ba si Destin yun? Akala ko walang girlfriend yun. Anak ng tululaway ko sa kasama niyang babae. Yung ba ang girlfriend niya? Ang tanong pa ni Edward. Jacob gritted his teeth. She's not his girlfriend. She's my wife, Royal. Ang nanggigigil na sabi ni Jacob. Nanlaki ang mga mata ni Edward at hindi makapaniwala sa sinabi niya. Boss Jacob, bakit gusto mong makawala sa iyo ang ganyang kagandang babae? Nahihilo ka na ba? I-jackpot ka diyan ah, ang di makapaniwalang sabi ni Edward sa kanya. Hindi na sumagot pa si Jacob. Tumayo na lang siya at naglakad siya papalapit sa lamesa nila Royal at Destin. Agad naman siyang nakita ng mga ito at nakita niya na nawala ang ngiti sa mga labi ni Royal at tumikom ito. Jacob, I'm not going to ask you what were you doing here, but sino ang mga kasama mo? Ang patanong na bati sa kanya ni Destin. Mga kaibigan ko from the company, ang sagot ni Jacob, pero ang mga mata niya ay nasa kay Royal na iniiwas ang mata nito sa kanya dahil na rin siguro sa intensity ng kanyang tingin. Iniiwas ni Royal ang kanyang tingin kay Jacob na magtama ang kanilang mga mata. She saw the longing and the intensity of his tears na mula at nag-init ang kanyang mga pisngi kaya iniiwas niya ang kanyang mata rito. Tinawagan siya kanina ni Destin para yayain na mag-dinner at dahil naman wala siyang ginagawa ay pumayag siya agad. Lumabas siya sandali para mamili ng damit. Wala kasi siyang appropriate dress para sa isang dinner and with the help of the store stylist ay natulungan siya nito na makapili ng isusuot. At first, she was skeptical about it, but she brushed it off. Wala namang mawawala sa kanya kung magsusuot siya ng ganong damit. At naalala niya ang boses ng babae sa background ni Jacob. Marahan siyang napabuntong hininga. She felt the surge of jealousy inside her, and with that, she became more determined to get and wear the dress. Sinundo siya ni Destin sa kondo at pagkatapos nilang mag-dinner ay tinanong siya ni Destin kung saan niya gustong magpunta and instantly, she thought of the bar. Hindi pa kasi siya nakakapunta rito kaya si pique her interest kung bakit ba laging nagpupunta sa ganong lugar si Jacob at hindi pa niya inakala na magkikita sila ni Jacob sa iisang establishment. Sinundo siya ni Destin sa kondo. At pagkatapos nilang mag-dinner, ay tinanong siya ni Destin kung saan niya pa gustong magpunta. And instantly, she thought of the bar. And hindi pa kasi siya nakakapunta rito. Kaya it piqued her interest
kung bakit ba laging nagpupunta sa ganung lugar si Jacob. At hindi pa niya inaakala na magkikita sila ni Jacob sa iisang establishment. Umiinom ka ba, Royal? Ang seryosong tanong sa kanya ni Jacob. Royal wet her lips. Hindi, but nandito naman si Dustin para samahan ako. Ang sagot niya. Saka nagtry na ako ng alak noong bridal shower ko. Hindi ka umiinom, which means malalasing ka. Ang pagpapaalala ni Jacob kay Royal. Nagtimpi lang si Jacob dahil sa ayaw niyang mapahiya sa mga kasama na nagsiselos siya. Pero na mga sandaling iyon, gusto na niyang bitbitin si Royal at ipasok sa loob ng kanyang kotse para iuwi sa bahay. Don't worry, Jacob. I'll watch over her. She's in good company. In good hands. Ang sagot sa kanya ni Dustin, in good hands, ang sabi ni Jacob sa sarili. At naalala niya ang kamay ni Dustin na kanina pa sa baywang ni Royal. Nanggigigil na ang kanyang mga ngipin. Hinihintay ka na ng mga kasama mo, Jacob. Bumalik ka na sa lamesa ninyo. Ang sabi ni Royal, who sounded irritated. Jacob tried to suppress irritation and eager, pero mapapahiya lang siya kung mag-stay siya doon, lalo na kung mismong si Royal na ang nagpapaalis sa kanya. He nodded, then he walked back sa lamesa niya kung saan kanina pa sila tinitingnan ng kanyang mga kasama. Pre, yun ba ang misis mo? Ang di makapaniwalang tanong sa kanya ng mga kasama. Kung kanya naman naghihintay sa akin sa bahay, baka nagkakandarapan na akong umuwi. Swerte mo naman, Jacob. Now, naiintindihan na kita kung magmamadali kang umuwi ng bahay. Ang pang-aalas ka pa ng isa. But he's not in the good mood para makipagbiruan. He drank his beer at sa dalawang lagukan lang ay naubos na niya agad ang beer niya sa bote. Isa pa, ang sabi niya kay Edward at nanghingi pa siya ng isa pang bote ng beer. Agad naman siyang inabutan nito na mabilis niyang kinuha at agad na tinungga ang bote. Okay ka lang, boss? Ang tanong ni Edward sa kanya nang sunod-sunod siyang uminom ng beer. He kept on drinking while his eyes was fixed on Royal and Dustin. Pinagmasdan niya si Royal na bahagyang nakalapit ang katawan kay Dustin. Habang binabasa ang listahan ng drinks, itinuro ni Dustin ang mga nakasulat at tila ba ipinapaliwanag dito ang mga nakasulat roon. Tumango-tango pa si Royal at tila sumang-ayon ito sa sinabi ni Dustin. Maya-maya pa itinawag nito ang waiter at sinabi nito ang kanilang ordered drinks. Patuloy na pinagmamasdan ni Jacob ang dalawa. Kahit pa tinatawag na siya ng mga kasama, ay hindi na niya kinikibo ang mga ito at nanatili siyang tahimik at nakatuon ang kanyang atensyon kina Royal at Dustin na abala sa pag-uusap. Pinagmasdan niya si Royal kung paano nito tinikman ang ordered drinks niya na nasa martini glass. Nakita niya na may sinabi si Dustin dito. Maybe to warm her kung ano ang unang mararamdaman nito o kung ano ang malalasahan nito. He didn't know, pero ang mga mata niya ay nakay Royal na dahan-dahan na inilapit ang martini glass sa mga mapupulang labi nito. He saw how sugar maze when her lips touched the rim of the glass and she gently sipped the pink liquid inside. Dustin smiled at her and she smiled back at nagsimula na silang mag-usap. And Jacob couldn't take his eyes off of her. Binabantayan niya ang bawat galaw ng dalawa. And his guts gnawed at him with so much jealousy. Ilang sandali pa ay nagdatingan na rin ang mga kasama nilang babae. Naupo na ang mga ito sa kanilang lamesa. At nakita iyon ni Royal. Sandaling nabaling ang mga mata ni Royal kina Jacob. At nakita niya na may mga babaeng lumapit at naupo na rin sa mga upuan sa table nila. Nakita niya rin na binati ng isa si Jacob. Napansin niyang sandaling ipinatong nito ang well-manicured hands nito sa hita ni Jacob, habang sumasagot naman ang malapad ng ngiti si Jacob. Nakaramdam ng kirot sa puso si Royal, pero mabilis niyang itinago ang nararamdaman, pero napansin iyon ni Dustin. Huwag mong pansinin yan si Jacob, malaki lang ang galit sa akin niyan. Akala kasi niya
nakikipagkompetisyon ako sa kanya, which was not true. He's always been a happy-go-lucky guy, but I saw his potential. Kaya pilit ako nagkukunwari na nakikipagcompetate ako sa kanya para magpursige ito, and he did. He had shown he's the suitable CEO sa kanilang company than me. May pagkapilyo pa rin, yes, pero maganda naman ang pamamahala nito sa kumpanya nila. Ang paliwanag ni Dustin. But please, don't tell him ang pakiusap ni Dustin sa kanya. I really enjoy our bickering, ang nakangiting sabi ni Dustin sa kanya. I promise, ang sagot naman ni Royal. Bago niya muling ininom ang kanyang drinks, din muli na namang natuon ang kanyang mga mata kay Jacob na nakikipagtawanan sa babaeng katabi. At nakita niya pa na hinawakan ng babae ang braso ni Jacob at may ibinulong ito sa kanya. At umiwas na siya ng tingin. Mabuti pa siguro, lumipat na lang muna tayo ng lamesa. Ang tanong sa kanya ni Dustin na napansin siguro nito na panay ang tingin niya kina Jacob at sa babaeng katabi nito. Hindi niya hahayaan na sirain ni Jacob ang unang punta niya sa bar. Ang sabi niya sa sarili, tumango-tango siya bilang sagot sa suhestyon ni Dustin at inalalayan siya nitong tumayo bago dinala ni Dustin ang drinks nila at lumipat sila ng pwesto. At dahil sa abala sa pakikipag-usap si Jacob, ay hindi sila nito napansin. Jacob tried to turn his attention sa babaeng dumating. These were his friends with benefits. At kung si Royal ay abala kay Dustin, well, yun din ang gagawin niya. Ibabaling niya sa iba ang kanyang atensyon, ang sabi ni Jacob sa sarili. Nakipag-usap siya sa babaeng katabi niya ng mga sandaling iyon. And as he thought before, naikama rin niya ito. Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang braso at pinisil iyon. Tila ba may ipinahihiwatig na naman ito sa kanya. Bumulong ito sa kanyang tenga. Nabalitaan ko ang ginawa mo kay Vicky. Stick to one ka na ba talaga? O sadyang hindi mo lang siya type? Ang tanong nito sa kanyang tenga. Sasagot pa sana si Jacob nang mabaling ang kanyang mga mata sa lamesa nila Royal. At nagulat siya na wala na ang mga ito sa lamesa na inuokupahan nito. Bigla siyang tumayo at umalis sa lamesa at tinawag pa ng mga kasama niya ang kanyang pangalan. Sandali siyang bumalik para mag-iwan ng pera sa lamesa para sa share niya. I have to go, ang mabilis niyang sabi bago siya nagmamadaling naglakad at nagpalingalinga sa paligid para hanapin si na Royal at Dustin. Shit, baka kung saan dinala ni Dustin si Royal, ang galit na sabi niya sa sarili. Babasagin talaga niya ang mukha ng pinsan if he took for granted of Royal. Lalabas na sana siya ng bar na mapalingon siya sa bar counter at doon niya nakita si na Royal at Dustin na abala sa pag-uusap. Nakita niyang inilapit ni Dustin ang palad nito sa likod ni Royal at inilapit ang labi nito sa tenga ni Royal at bahagyang natawa si Royal sa sinabi nito. And that was the last straw. Galit na naglakad si Jacob papalapit sa dalawa. Royal, ang mariin niyang pagtawag sa pangalan nito at lumingon naman sa kanya ang dalawa. Jacob, what do you want? Ang inis na sagot ni Royal. Uuwi na tayo, ang sabi niya. What? Nagsisimula pa lang kami ni Dustin, ang tanggi niya. Uuwi na tayo, ang mariin pa rin sagot niya. Sasama ka sa akin pa uwi o bubuhatin kita sa balikat ko na parang sako ng bigas? Ang banta sa kanya ni Jacob. Jacob, ang sabat ni Dustin. Huwag kang makialam, asawa ko siya, ang mariing sagot ni Jacob kay Dustin. Marahan na napabuntong hininga si Royal. Ayaw niyang lumikha ng eksena sa establishment na iyon, kaya napilitan siyang sumama kay Jacob. Dustin, sasama na ako sa kanya pauwi, ang nahiyang sabi niya rito. It's okay, Royal. Just call me kung sigurado ka na sa Monday, ang paalala ni Dustin sa kanya at isang mabilis na oo na lang ang inaisagot niya dahil hinawakan na siya ni Jacob sa baywang at hinila na siya nito papalabas ng bar. Hindi siya binitiwan nito hanggang nasa tapat na sila ng kotse nito at pinagbuksan siya ng pinto. Get in,
ang sabi sa kanya ni Jacob, at pumasok naman siya sa loob. Pero hindi niya mapigilan ang sumimangot. Pero hindi iyon pinansin ni Jacob. Marahan itong isinara ang passenger door, sabay sakay nito sa driver's side, saka nito pinaandar ang sasakyan. Ilang minuto na namagitan ang katahimikan sa kanila ni Jacob bago ito nagsalita. Hindi ka dapat lumalabas na may kasamang ibang lalaki para makipag-inuman. Ang galit na sabi ni Jacob kay Royal. Royal looked at him with an august look in her eyes. Bakit ba pinakikialaman mo ako? Walang masama kung lumabas ako and spend a drinking with Destin. At hindi naman kung sino lang ang kasama ko. He's your cousin and a client of mine. We're talking about work sa bahay niya. Ang sagot niya kay Jacob. Did I ever meddle with your drinking session with your friends? You didn't heard anything from me. She agreed. Kung gusto mo palang uminom, you should ask me. Ang sagot ni Jacob na hindi man lang siya nilingon. Royal laughed. Really? We barely talked to each other, Jacob. And you want me to ask you to accompany me for a drink? That was something. Ang sagot ni Royal. Hindi sumagot si Jacob patungkol doon. Hindi maganda sa babae ang nakikipag-inuman sa mga lalaki. Ang giit ni Jacob. Wow, really? Coming from you, nakulang na lang kagatin ng babaeng katabi mo, ang tenga mo kanina? She blurted out at nagulat siya sa lumabas sa kanyang bibig. She didn't want Jacob to think to know na nagselos siya. Bahagyang natawa si Jacob. Nagsiselos ka ba? Tanong niya. Of course not. It just that it wasn't fair kung pagbabawalan mo ako. Dahil hindi maganda sa babae ang uminom and I refrain you for doing you because you're my wife. Ang giit ni Jacob. Royal snorted and laughed harmlessly. Well, that's funny because you never treated me like one. Ang galit na sabi ni Royal. At wala nang naisagot pa si Jacob. Alam niya na nagkamali siya, but he's not ready to accept his fault yet. Tumahimik na lang siya at nanatili lang natikom ang kanyang mga labi hanggang sa marating nila ang bahay. Mabilis na nagpunta si Royal sa banyo at naligo ito. Paglabas ni Royal ay kinuha na niya ang kanyang unan at kumot at inalatag niya ang kanyang sapin sa sofa. Kasalukuyan niyang inaayos ang hihigaan niya nang lumabas si Jacob sa kwarto nito. At bagong paligo na rin ito. Stop that, ang sabi ni Jacob sa kanya. Anong pinagsasasabi mo? Ang takang tanong ni Royal at ipinagpatuloy niya ang paglalagay ng sapin sa sofa. I said, stop what you're doing. Sa kwarto ka na matutulog, ang sabi ni Jacob. Oh no, hindi ako papasok sa kwarto mong madumi, ang sagot ni Royal. Pero bigla siyang napatili nang buhatin siya ni Jacob. Natulad ng pagbabanta nito sa kanya kanina. Para nga siyang isang sako ng bigas na binuhat nito sa balikat. Jacob! Ang sigaw niya. Put me down! Ang giit niya at halos ihagis siya ni Jacob sa malambot na kama. Dito tayo matutulog. Ang giit ni Jacob at isinara nito ang pinto saka pinatay ang ilaw. Naglakad na ito papalapit sa side nito sa kama saka naupo at nahiga sa kanyang tabi. Nanatili muna si Royal na nakaupo at tiningnan ang paligid at napansin niya na malinis ang loob nang bigla niyang maramdaman ang braso ni Jacob na umangkla sa kanyang baywang at hinila siya nito pahiga sa kanyang tabi. Matulog na tayo, ang sabi ni Jacob sa tainga niya at nanatiling nakayakap ang braso nito sa kanya. She lay still, then suddenly a smell crept into her cheeks.